Panginoon, sino mang manalig sa akin ay mabuhay kailanman. Di ba po, Jesus Nazareno, awit at pabuhi, alay namin sa'yo, dinggin ang dadangin at pagsamo, bayad mo. Di ba po, Jesus Nazareno? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo kami iligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang ito nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita.
Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos sa bundok kong mahal. Sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang Haring Marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na Hari sa Siyon. Aking ihahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano mang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manali kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sana sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus,
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Bakit ka nababalisa? Ano ho ba ibig sabihin ng pagkabalisa? Ito yun tinatawag nating a person who experiencing anxiety. Bakit ka nababalisa? Minsan magandang tanong. At sa panahon ngayon, we are facing, nakakaranas tayo ng anxiety. Saan ang gagaling ang anxiety? Minsan magandang tanong. Ang sabi ho nila, they define anxiety ay parang merong kang kinakatakutan na pwedeng mangyari o pwedeng hindi mangyari. Pero sa isip mo, parang nangyayari na. At dahil sa isip mo nangyayari na siya, nagkakaroon ka na ng emosyon. Kinakabahan ka na, nagiging aligaga ka na, hindi ka na mapakali. Pero hindi pa siya nangyayari. Yun ho yung anxiety. May hindi magandang mangyayari o pwedeng mangyari o pwedeng hindi. Pero yung reaksyon natin ay parang nangyayari na. At sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. At ilang beses sa ating ebanghelyo at sa buong Biblia na sinasabi, huwag tayo mabalisa, huwag tayo matakot. At pinapangako ni Jesus sa atin na sa kabila ng takot natin, sa kabila ng pangamba natin, ay nariyan siya. Sa kabila ng mga iniisip natin, mga binibitbit natin, napakiramdam natin ay ang bigat-bigat na. Minsan, kailangan din nating ihinga ito sa Panginoon, hindi ba? At pag nahingi mo na ito sa harap ng Panginoon, parang ang gaan na sa pakiramdam. Kasi ang Diyos, sabi niya, sa kabila ng ating takot, pangamba at pagkabalisa, Siya ang daan, ang katotohanan at buhay. At kung ang Diyos ang susundan natin, wala tayong dapat ikapangamba. Dahil Siya ang daan. At ang daan na tatahakin natin kasama Niya, hindi naman Niya pinapangako na magiging komportable ang daan na iyon. Hindi naman pinapangako ng Diyos na walang hirap, kasi ang daan ni Jesus ay ang daan ng krus. Ang daan ni Jesus ay ang daan ng krus. Pero hindi ibig sabihin noon mag-isa tayong lalakad doon. Hindi ibig sabihin na pag sumunod tayo sa Kanya, mag-isa tayo maglalakbay. Ang pangako sa atin ni Jesus na sa pagsunod natin sa Kanya, hindi tayo nag-iisa. Sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ni Jesus, kung gusto ninyong sumunod sa akin, limutin ang sarili, pasanin ang inyong krus, at sumunod kayo sa akin. Ang daan ni Jesus ay ang daan ng krus, ang daan ng pag-aalay, ang daan ng pagbibigay ng sarili. At minsan, ang daan ng krus, aminin natin, ay hindi naman talaga madali. May kalakip na paghihirap, may kalakip na pagsasakripisyo. Pero ang pangako ng Diyos sa atin, kasama ninyo ako lagi. Sa kabila ng iyong mga takot at pangamba, sa pagkabalisa,
Ang pangako lagi din ng Diyos sa atin, huwag kang matakot, kasama mo ako. Ako ito ang iyong daan. Sumunod ka sa daan ko, sabi ni Jesus, at aakayin at sasamahan kita. Pangako din sa atin ng Diyos na siya ang katotohanan. Sabi nga ho, ang tao namumuhay sa Diyos, namumuhay sa katotohanan. At ano ang katotohanan ito? Ang katotohanan ng mabuting balita. Kaya maganda rin para sa atin bilang Kristiyano, sa ating pagtahak sa katotohanan. Hindi ba pag ang tao ay namumuhay sa katotohanan, wala, hindi nagbabalat kayo, hindi nagkukunwari, hindi ba magaan ang kanyang pakiramdam? Hindi ba pag ang tao ay namumuhay hindi sa kasinungalingan, wala siyang kinakatakot? Bakit? Kasi namumuhay siya ng totoo. Kung ikaw ay hindi namumuhay ng totoo, takot na takot kang makita ng misis mo yung cellphone mo dahil may kachat kang iba. Kabadong-kabado ka pag ganyan ang misis mo. Baka makita ang cellphone mo. At pag nabuksan niya, nakuhuli ka balbon. E kung namumuhay ka sa katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikapangamba. Kasi namumuhay ka ng totoo at tapat. Di ba? Ang pagdaan natin sa daan ng katotohanan, inaanyayahan din tayo ni Jesus na walang takot sa tao na namumuhay sa katotohanan. Walang takot at pangamba. Kahit ho ang mga alagad, sila ay nung sa simula ng kanilang paglalakbay, kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi naman naging madali ang daan nila. Kung ating babalikan ang mga unang pagbasa, kung kinikwento sa atin ang gawa ng mga apostol, ang buhay ng unang Kristiyano, kung paano ipinahayag ng mga alagad ang mabuting balita, hindi naman ito naging madali para sa kanila. Ilang beses silang nakulong, pinagbantaan, sila hinagupit. Hindi naging madali yung daan para sa kanila. Pero, sila ay ganap. Masaya sila. Kaya nung sila ay hinuli at hinagupit, umuwi silang masaya. Bakit? Kasi nanatili silang tapat sa katotohanan ng mabuting balita. Nanatili silang masaya dahil ang katotohanan ng mabuting balita ang pinaninindigan nila at kinakapitan. Maganda rin sa atin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno na mamuhay tayo sa katotohanan ng kanyang salita. Mamuhay tayo sa katotohanan ng mabuting balita ng Panginoon na siyang gabay natin patungo saan? Patungo sa buhay. Dahil si Jesus ang ating buhay, si Jesus ang ating sinusundan, siya ang katotohanan, nagkakaroon tayo ng buhay. Makikita mo sa isang tao kung may buhay sa kay Kristo, siya'y nananalig kay Kristo, kahit na may mga problema, may suliranin, buhay pa rin siya. Hindi yung humihinga lang. Kasi meron nga, humihinga nga para namang naglalakad na patay. Walang kabuhay-buhay. Pero ang isang Kristiyano na nananalig kay Kristo, buhay na buhay. Kahit may problema, kaya niyang umiti. Bakit? Kasi si Jesus ang kinakapitan niya. Si Jesus ang sinasaligan niya. Kahit man may mga konting problema tayong kinakaharap, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan, dahil nandiyan ang Diyos, kasama natin ang Diyos, ang katotohanan niya ang kinakapitan natin,
matatagpuan natin ang buhay at buhay na buhay tayo. Hindi tayo parang papatay-patay. Dahil si Jesus ang pinagmumulan ng buhay natin. Ang ating debosyon sa Kanya ang pinagmumulan ng buhay natin. Kaya walang pinapangambahan ng isang Kristiyano dahil sa Diyos siya kumakapit, sa Diyos siya nagtitiwala. Kaya kaya niyang ilatag at ilagay ang kinabukasan niya sa Panginoon. Kaya walang nababalisa. Kaya wag nang mabalisa, sabi ni Jesus. Manalig tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, sundin ang Kanyang daan, Siya ang katotohanan. At kahit anuman ang haharapin nating suliranin, alam din natin bilang Kristiyano na may Diyos tayong kakapitan, may Diyos tayong sasaligan, may Diyos tayo na sasamahan tayo. Kaya ang bilin sa atin ni Jesus, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Si Jesus ang ating daan, ang katotohanan at buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalig tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating itugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligali dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hinihilig namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y inidig tas mga kaaway di maumang matuwa na sa libingan
Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan na diriwang. Tunan mong bigay ang alak at tinapay at loob ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Ang sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, namumuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. O sana sa kataasan, o sana sa kaitaasan. Inagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kataasan, o sana sa kaitaasan. Tumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasalamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pa
sa puso at iadya. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala ang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Narito ako.
takot. Si Jesus ito naging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ipon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Hawin ng panindim kung pusong manalangin, ikaw ay niringgin. Magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo iyong itugon sa dakila pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Biren Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Biren ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufinus Escon Jr. Mananatili po ang Mahal na Biren ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024 at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, inibin po pa namin, aral mo ang aming buhay at paligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mo inamatayan ay sa gisag ng
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaralan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaralan Nazareno, inuwanan natin ang lahat.